Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa lagay po ng panahon kung saan biglang bumuhos ang matinding ulan na may kasamang pagkulog sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang lugar. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol si ABS-CBN Resident Meteorologist si Ariel Rojas. Ariel, ano ba nagdulot ng naturang biglang pag-ulan at ito ba mga pag-ulan na ito ay patuloy nating mararanasan o ang lagay ng panahon na ito hanggang weekend? Kabayan, isang matinding thunderstorm ang nagdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At dito po ngayon sa aking kinalalagyan sa kanto ng Timog Avenue at Scout Tobias Street. Sa kanto mismo ay nasa hanggang tuhod pa yung lalim ng pagbaha. Kaya naman yung mga sasakyan na pupunta sana dito sa kantong ito ay umaatras. Magkabilang panig ng Tobias Street. Medyo marami-raming lugar, bahagi ng Timog Avenue ang binaha at umaabot nga sa gutter deep. Yung iba naman ay hanggang tuhod ang naramdasang pagbaha. Marami pang lugar sa Metro Manila nakaranas ng pagbaha dahil nga sa matinding pag-ulan. Alas 5 nagsimula itong thunderstorm at bandang alas 5:30 ay mas tumindi yung buhos ng ulan. Naapektuhan ang Pasig City, pati ito sa Marikina, San Juan, Mandaluyong, pati po ang Quezon City, Caloocan at maging dito sa bahagi po ng Maynila. Inaasahan po, sa ngayon medyo mahina na itong pag-ulan dito pero nanatiling nasa hanggang tuhod pa yung lalim ng tubig baha sa kanto mismo sa gitna ng Scout Tobias at ng Timog Avenue. At hindi lang sa Metro Manila nakaranas ng matinding thunderstorm, halos buong Luzon, Kabayan ay nakaranas po ng matinding pag-ulan ngayong hapon, kasama dyan ang Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon. At ngayong weekend, magpatuloy pa itong malalakas na thunderstorm sa hapon at gabi, pero mainit at maalinsangan pa rin sa umaga at sa tanghali. At ngayong weekend sa forecast ng PAGASA, lagpas 35 lugar pa ang makararanas ng delikadong antas ng heat index na 42 degrees Celsius o higit pa. Kabilang na riyan ang Aparig sa Cagayan, Lagupan City, Zamboanga City, Dumangas, Iloilo at maging Salawag City. Sa rainfall forecast naman ng The Weather Company, sa Mindanao may mga dadaang ulan sa umaga ng Sabado at Linggo at bandang hapon pa yung mga mas kalat-kalat na ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa Soccsaygen. Sa dako naman ng Visayas, sa Negros, Samar, Panay at Leyte may mga pag-ulan sa hapon at gabi ngayong Sabado at Linggo. May mga dadaan ding mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan Sabado at Linggo pero mas malaking bahagi yung makakaranas ng maaraw at mainit na panahon. Sa Luzon po magsisimula ang mga pag-ulan pagkapananghalian sa malaking bahagi at mas matitindi yung thunderstorms sa Cordillera, sa Cagayan Valley at sa Central Luzon. Pareho pong Sabado at Linggo may matinding mga pag-ulan at uulanin din ang bahagi ng Calabarzon maging ang Mindoro Island. At tayo po sa Metro Manila, bagamat sisilip yung araw hanggang tanghali, malakas pong ulan ang aasahan muli. Posibleng kagaya po muli nitong pag-ulan ngayong Biyernes sa hapon o gabi. Kaya huwag pong kalimutang magbaon ng payong sa mga lalabas ng bahay. Kabayan, sa ngayon may mga malalaking sasakyan, mga pick-up na nag-a-attempt na tumawid na. Bahagyan na kasing humuhupa yung pagbaha dito pero nanatiling medyo malalim pa yan doon sa gitna mismo ng kanto ng Tobias at ng Timog Avenue. Kabayan? So Ariel, meron pa ba mga pag-ulan dyan at may posibilidad na tumaas pa ang tubig? Sa ngayon ay light rains, mahina na lamang yung pag-ulan dito sa aking kinalalagyan ngayon. So inaasahan natin yung unti-unti ng pagbaba ng tubig baha. Kaya nga mas maraming sasakyan na nakakatawid at nagkakaroon na ng pagsikip ng bahagya dito sa may kinalalagyan ko. Pero inaasahan po na posible pa ngayong gabi ha, may kasunod pang thunderstorm ito na pwedeng magpaulan pa dito sa northern part ng Metro Manila. Kanina binanggit mo, Ariel, yung mga lugar sa Luzon na maaring magkaroon pa rin ng mga matitinding thunderstorm. So ibig sabihin hanggang weekend ay meron tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, malakas na mga pag-ulan ang aasahan? Tama kabayan. Hindi lang kalat-kalat dahil mula hapon, pwedeng tuloy-tuloy hanggang gabi, matinding mga pag-ulan yung mararanasan, lalo po dyan sa Northern Luzon, sa Cordillera, sa Cagayan Valley, pati dito sa bahagi ng Central Luzon. Maraming salamat, Ariel Rojas.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,